Sa gitna ng pamimili ng Pang-Noche Buena at pangregalo ng marami nating kababayan, tinayakpo ng Bangko Sentral ng Pilipinas na may sapat na supply ng perang mawi-withdraw ngayong Kapaskuhan. Balita natin ni ni Rita Reyes. Mabilis na nakapag-withdraw ng pera si Faith mula sa ATM sa isang bangko sa Quezon City. Naglabas siya ng perang kakasya hanggang sa susunod na linggo, lalo't inaasahang maraming gastusin hanggang sa Pasko. Mas mahirap kasi na mawalan ng pera sa mismong Pasko. Mas maigi, meron kang cash ngayon on hand para just in case magka-emergency, whatever meron ka. Pero si Lawrence, sinagad na hanggang sa bagong taon ang halaga ng perang i-withdraw. Nadala na raw kasi siya noong nakaraang taon. Oh, last year nangyari yun. Maraming tila, then naubusan ng laman ng cash yung ATM, hindi nakapaglabas ng cash. Oo, kaya ang hirap din. Ayoko na sumabay. Nag-incash na talaga ako ngayon. Pero pagkitiyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sapat ang supply ng peso bills ngayong holiday season. Araw-araw na nag-iimprenta ng salapi ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Araw-araw din na kumukuha ng salapi mula rito ang mga bangko. Pero dahil sa jaraw mataas ang demand para sa salapi tuwing buwan ng Disyembre, kaya daw kadalasan umaabot ng hanggang triple ang kinukuhang pera ng mga bangko mula sa BSP. Wala raw dapat ikabahala ang publiko na magkakaubusan ng pera sa dami ng mga nagwi-withdraw. Maging ang mga bangko, tiniyak na pinopondohan nila ang mga ATM. Pag December, lalo na itong last quarter, no, yan yung withdrawals, heavy ang withdrawals niyan. Pagdating naman ng first quarter of the year, the following year, ito naman yung pasukan ng pasukan. That's a cycle. Ire-replenish naman yun eh. Minsan dumadating yung pagdating mo, wala na. Ire-replenish naman yun. Meron naman yan silang officers of the day. Sa pag-withdraw daw, kailangang laging maging alerto. Taklo ba ng kamay ang PIN at huwag tumanggap ng tulong mula sa taong hindi kakilala. Mas maigi rin daw kung ililista na kaagad ang mga gastusing paglalaanan ng pera para maiwasang maglabas ng perang sobra-sobra. Rita Reyes, GMA News.